Hi guys! Magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Mari Vic, isa akong OFW, intern trainee sa Japan. Ginawa ko itong video na to para i-share sa inyo kung ano yung nararanasan ko ngayon sa quarantine facilities ng OWA na para magkaroon din kayo ng idea katulad ko. Dahil ako noong time na yun, wala talaga ako idea. So, ayan, ginagawa ko itong video na to para lalo na sa mga kasama natin OFW dyan na pauwi pa lang or may schedule na umuwi ng Pilipinas. So, i-share ko sa inyo kung ano yung nararanasan ko. So, actually, nandito ako sa quarantine facility ng OWA, which is, hulaan nyo ko saan? Diamond Hotel, Philippines. Diba, bongga? 5-star hotel. Libre. Libre lahat. So, i-share ko sa inyo, kwento ko sa inyo kung simula nung paglapag ko, pag alis ko pa lang sa Japan hanggang dito na makarating ako. So, nag-flight ako February 13 nitong Sabado from Kansai Airport. Doon pa lang, pagsalang pa lang ng luggage ko, hinahanapin na agad yung Red Cross. So, importante na meron kayong QR code galing sa Red Cross. So, pwede ko i-link sa baba mamaya yung mga dapat nyong i-register as soon as possible, 3 days before kayo mag flight. Mas better na makapag-register na kayo para at least pagdating pa lang doon, ipapakita nyo na lang yun. Hindi yun, at take note, advice ko sa inyo, i-ano nyo na siya, i-save nyo sa phone nyo. Iba yung sa email, tapos screenshot nyo na rin para meron din dalawa yung copy up nyo. Hindi nyo man makita yung email, mabura man or what, wala kayong internet, at least, meron pa kayong isang option nandun lang sa camera nyo. So, sa photos. Kasi may mga nakasabay ako doon, hindi nila mahanap. So nagtagal pa sila, naging hassle pa. So, diba, para dire-diretso, wala kayong maging problema, yon ang gawin nyo. So, sa akin kasi ginawa ko, meron ako sa email, tapos ginawa ko siyang my favorite sa photos. Nagyan ko siya ng album para if ever hindi na ako mag-scroll. Tapos, nandun agad siya. So, yon. Tapos, doon pa lang. So, hahanapin na sa inyo agad yung Red Cross. So, much better makapag-register na kayo. Tapos pagdating namin doon, dire-diretso naman. So, importante, magdala kayo ng face mask, ng face shield. Kung makakabili kayo sa mga Yako and Shop, sa mga convenience, Surya, ano pangalan nun? Bumili na kayo bago kayo magpunta ng airport. Para, at least, kasi wala din masyado mga, noong time ko, wala masyadong open na mga, store eh. Kaya, limited. Tapos, mga kasama ko doon, naka-ready na, naka-face mask na sila. So, ako naman, bumili ako sa Kusuriya, sa mga drugstore, sa drugstore ng face shield. Kaya, nandun lang siya sa backpack ko, sa gilid lang. So, ready naman siya. Importante yun. Kasi, pag sakay nyo pa lang ng airplane, kailangan required na naka-face shield kayo. O, may dala kayong face shield. Kasi ako, hindi pa ako nakalagay nun eh. Kaya, okay lang. Basta mag-face shield, may dala kayo nun. Alcohol, syempre, importante. Ano yung mga, for safety natin. So, ayun. Nag-flight ako, 3 p.m. So, dumating ako dito before 7. Dito na ako. Yun. So, mga dami namang paalala, mga advice. So, wala masyadong flight. Yung flight ko, yun lang yata yung flight nung araw na yon. So, sobrang, kaya natagalan din ako ng pag-uwi. Kasi nga, per day, isa lang yung flight papunta dito sa Manila. Sobrang limited. Tapos, pagbaba ko ng aeroplano, so, dire-diretso na kami agad. So, OFW lane. Tapos meron ka, pag doon pa lang sa airplane, may mga sinasagutan na kami. Binigyan na kami ang dami, ilang page ng what you call this, mga documents na para pagbaba i-submit na lang kung saan man, sa custom man o sa OWA man. Ayun, hahanapin lahat 'yon. So
make sure na doon pa lang lahat ng mga information i-ano nyo na agad, fill upan nyo agad. Kasi pag doon nyo pa lang ipapasa tapos may mga kulang-kulang kayo, so syempre hassle na naman, o doon nyo pa lang susulat. So imbis na ipapasa nyo na lang. Ayan. Tapos bago kami bumaba ng Earthlane, ano na kami, may mga dumating from Navy, Philippine Navy, na ayun nga, chinek yung mga temperature namin, tapos kinuha yung form na sinagutan namin. So from kung saan man yon, kalimutan ko na. Tapos pag tapos noon, biniriping kami kung ano yung mga mangyayari, anong gagawin, yung sa quarantine, kung okay ba sa amin yun. Syempre, no choice naman, kailangan mag-quarantine. So, ayan. Pag lapas namin, dire-diretso na yun, may mga lane. Sobrang konti lang ng tao, kaya sobrang na-assist din naman kami. Siguro kahit naman maraming tao, pero iba na kasi ngayon yung Pilipinas. Nakakatuwa. Kasi 3 years din ako nawala. So, sabi ko, na ano, na ang laki ng improvement na, lalo na sa mga OFW na super, ano sila, ma-care sila na, ito yung lane nila, yung hindi ka natatakot na saan ba ako pupunta, wala umiintindi sa akin, mukha tayong tanga na saan pupunta, doon dire-diretso lang. Tapos pagdapag sa mismong OWA desk, doon na yung mga maleta, naka-ready na, nakasalansan na, tapos may mga tumutulong na nag-a-assist na maglagay sa ano, carry, kung saan man. Tapos doon, nandun yung mga representative ng OWA quarantine para i-check yung oasis. Oasis, so isa din yung kailangan yung pil-upan pag bago kayo umalis ng bansa. O sa Japan, for example, katulad ko, sa Japan ako galing. So, yun, oasis. I-send ko din dito sa description box kung ano yung link para makapag-fill up din kayo. Tapos yun, check kung ano yung record mo, yung mga pinasa mo. Tapos, pag na-check na yun, so confirm, ikaw nga yun, galing ka dito sa Japan, ito yung gano'n mo. Doon mo malalaman, doon bibigyan ka ng ticket, parang ticket kung saan kang hotel mapupunta. So, ayan. Ano kayo doon? Mga sama-sama kayo doon. Pero may ano naman, social distancing naman. So, alam mo yun, yung assistant, yung customer service andon. Tapos, may pagkain pa ha. Meron pa silang pagkain. So, simple lang yung pagkain, ulam at kanin. Pero, dahil alam nila na sabi nga sa akin nung sabi ng staff, alam namin pagod kayo, gutom kayo. So, ayan, pagkain. Simple lang siya, may pagkain, tapos tubig, tapos dala-dala namin. Pagkatapos nun, konting briefing, kung ano, about sa quarantine. Tapos, paglabas namin doon, ng mismong gate, pinto ng doon sa airport, nandun na mga, may bus na doon, nandun na mga Navy, na nag-a-assist, tapos bus, dire-diretso na. Tapos, tinulungan naman kami ng mga bagahe namin. So, walang hassle. Dire-diretso lang yung process. So, hindi na kami nag-antay ng matagal. Walang saan-saan kami papapuntahin. So, on the spot, pagbaba ng ano, dire-diretso. So, doon, paglapag ng paglabas ng ano, ng gate or ano, nandun na agad yung bus na susundo sa amin. Inaayos na yung mga bagahe namin. Tapos, nagantay lang kami saglit. At dire-diretso na papunta kung saan kaming hotel naka-assign. So, sa ngayon, nandito ako sa Diamond Hotel, 5-star hotel, for 3 days na ako ngayon. So, may 2 days pa ako bago ako ma-quarantine. Kasi ang protocol, paglapag from Philippines, hindi na katulad before na doon mismo sa swab. Dito, quarantine muna 5 days. Then, after 5 days, doon kami isa-swab test. At mag-aantay ng result. Kung okay, go home. And kung hindi, kung ano man yung kailangan gawin for, ano, ng mga quarantine personnel. So, yun. Share ko sa inyo yung
hotel kung nasaan ako. So, ano siya? Dito ako sa... Wala siyang bayad actually. Wala kaming binayaran kahit piso. Wala. Hindi ako naglabas ng pera. Lalo na, syempre, wala tayong pesos. Kaya, ayun. Ayan yung hotel. So, Diamond Hotel. Nasa 10th floor ako. Tapos, hindi ko alam kung deluxe. Ano yung mas mataas sa deluxe? Hindi ko alam eh. Pero, sobrang laki niya para sa akin mag-isa. Yan, kumpleto facilities. May tubig. Ayan yung CR. Ano diba? May bathtub pa o puro. Tapos, yan yung pinto sa labas. So, pagpasok na pagpasok, hindi ka na makakalabas. Hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko din naman mag-break ng rules. Kasi baka mas lalo ako matagalan dito. Kaya, kailangan natin sumunod. Tapos, ayan, ishare ko sa inyo, wala akong binayaran na kahit piso. Tapos, uwa, uwa lang lahat. Tapos, ang nag-asikaso. Tapos, mababait din yung staff ng hotel. Tapos, yung sa staff ng OWA, nag-a-assist naman sila. Tapos, pag may kailangan kami, tawag lang kami dito sa may front desk. Inaasikaso naman nila, binibigyan naman nila agad kung ano yung kailangan namin. Tapos, ayun, after na mag-result na yung swab, makaka-uwi na ako. Ayan. No, share ko lang yung experience ko para sa mga pa-uwi. Lalo na katulad ko, trainee, na first time din uwi after 3 years o more than ng kanilang pag-stay sa Japan. So, wala tayong idea. So, sobrang nakakapanibago. Tapos, yun nga, mga pag-assist sa atin, protocols, kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, sana makatulong tong video na to para sa inyo. Share ko din mamaya, isingit ko dito yung pagkain. Yung pagkain pala dito, thrice a day, libre lahat yon. Almusal, tanghalian, hapunan, tapos may mga oras siya. For example, meron ditong schedule. For example, 6 to 8 p.m. breakfast. 11 to 1 p.m. lunch. 6 to 8 p.m. dinner. So, lahat yon nandun lang sa labas ng pinto. Yun lang ang pwede mong gawin para buksan ang pinto. Tapos, kung may mga request ka, tapos water, yun, nakaano naman, may laging available. Tapos, pwede kang tumawag kung anong kailangan mo. Yun. Tapos, ang sarap din ang mga pagkain. Alam mo yung libre lang siya. Ngayon lang ako naka-experience ng libre, pero masarap. Tapos, social. So, diba? Thank you sa OWA. Thank you so much. Tapos, kay Tatay Digong, sa pangulo natin, sa sobrang laki ng pagbabago. Mararamdaman mo yung love sa'yo na importante ka. Kasi, ang tagal nating nawala sa ibang bansa, di ba? Nagpunta tayo sa ibang bansa, nawala tayo dito sa bansa natin. So, feeling mo, hindi ka na makilala, hindi ka na mapapansin, pero andun yung love, andun yung care, tsaka yung support, kung ano man yung kailangan natin. Tapos, hindi na paikot-ikot pa. Sound diretso lang, yun. Tapos, eto, Diamond Hotel pa. Which is 5-star hotel na wala kang babayarin miski piso na sagot lahat ng gobyerno. Maraming salamat at gusto, eto lang, shinare ko lang po yung experience ko tsaka kung ano yung naramdaman ko sa buong experience ng quarantine ko. Hindi ko napipil na naku-quarantine ako. Napipil ko nagbabakasyon lang ako na sa isang komportable na hotel, bongga, sosyal. Ayun. Sige guys, at hanggang dito na lang at hope na makatulong sa inyo yung mga kwento ko. At pag may mga questions kayo, try ko na masagot para makatulong din sa inyo. Bye guys! Happy trip!
NCR. Ang Diamond Hotel. Yan, dito na ako. So, yan yung mga pagkain. Dito, yan, breakfast. O, yung Valentine's Day, may pa chocolate, lunch. Yan yung lunch, dinner. Complete meal talaga siya. Hindi siya yung parang pagkain lang na basta-basta. Complete meal package. Tapos, may protein, may carbs, tapos may dessert. Diba? Whole meal talaga siya. Yan guys, thank you sa inyong lahat. At sana magustuhan nyo yung video na ginawa ko. At please like and subscribe. Thank you guys. Bye!